Good morning sa iyong lahat guys, sa mga kaintako sa Pilipinas guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Palagi po kayo mag-ingat dyan guys, at maging sa ibang bansa guys na may mga Pilipino. Palagi po kayo mag-ingat sa araw-araw guys. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa araw-araw. Yan. Ngayon guys, ang pag-iusapan natin sa gabing ito guys ay ganito. Sinagot na guys ni Mayor Benjamin Magalong ng Mayor ng Baguio City kung palatang sa kanya ni Apollo Pastor Kibuloy na siya NP. Sinagot na guys ni Mayor Magalong ng Baguio City ang parata sa kanya niya. Ito si ano, si Loren Baloy. Itong si Loren Baloy guys, ito yung ano, ito yung demonyetang ano, kulang na lang ito sungay. Saka itong si Apostol Apollo Kibuloy guys, na manyakis, rapist, human trafficking, ha, nangre-rip manyakis, diba ito, putulan ito ng buto eh. Napakawalan nga itong tao na ito, manyakis. Tagadabaw to guys, si Apollo Kibuloy guys, tagadabaw to, manyakis. Tagadabaw yan, tagadabaw. Ha? Siya daw ang anak ng Diyos, yung sinasabi nitong demonyo na itong pastor na ito. Walang ibang lumalabas sa bunganga niya, puro ano, NPA. Lahat ng may mga kaso guys, lahat ng may atraso doon sa kanya, nagpa-interview sa channel niya sa SMNI, doon lahat nagpa-interview. Ha? Doon lahat nagpa-interview sa kanya guys. Oh. Yeah, itong pastor na to guys, ito yung demonyo. Demonyong pastor. Marami namang nauto sa kanyang tagasunod. O, di ba? Oh, nagtayo ng relihiyon parang linglangin ang taong bayan. Nagtayo ng relihiyon upang linglangin ang kanyang tagasunod. Yan ang mga masasakit ito guys, itong mga nagtayo ng kanyang mga relihiyon. Walang ibang ginagawa guys, kundi gagamitin ang kanilang tagasimba. Gagamitin, kung anong ipapayo niya, susundin yung tagasimba niya. Kasi yun ang paniniwala nila, pero hindi nila alam na niligaw na sila ng daan na itong pastor na ito. At saka itong si Loren Baloy. Ha? Ito si Loren Baloy guys, ito yung demonyong babae. Yan. Si Apollo Kibuloy, demonyong lalaki ito. Pastor, demonyo. Yan. Kaya kayo guys, kung mayroon kayong, wala kong pakialam sa relihiyon nyo guys, kung anong mga relihiyon ang kinaaniban nyo, wala kong pakialam, karapatan nyo yan. Pero dapat sana, ha, mapagmatsyag kayo. Kung bukal pa ba sa kalooban ninyo, ang sinasabi ng taga ano ninyo, taga ano, mga tagapagsabi sa inyo. Paglabag na sa batas ng Panginoon niya guys, ay yan, ay hindi na yan nando guys, iba na yan. Sa iba kayo dadalhin, liligawin kayong daan yan. Ha? Ligaw na daan kayo dadalhin dyan, sa ligaw na daan kayo dadalhin. Pag yung pastor nyo na iba na yung mga inano niya. Oh, di ba? Huwag na kayong ano dyan guys. Pwede naman kayo, kahit wala naman kayong reliyon, pwede naman kayo magdasal sa Panginoon kahit wala kayong reliyon. Kasi wala rin naman ang maitutulong niya pagdating ng panahon sa inyo yung kinaaniban yung reliyon. Wala rin maitutulong niya pagdating sa panahon, pagdating ng panahon. Kasi sarili lang nila ang iniisip nila guys, yung mga reliyon na kinaaniban nyo. Sarili lang iniisip niya pagdating ng panahon, wala yun, useless din kayo dyan. Ginagamit lang kayo pagdating sa eleksyon para magkapira sila. Pira ang ugat yan guys, pira ang ugat sa kadimonyohan yan, mga pastor na yan. Pira. Yan, ginagamit yung mga taga-sunod nila sa eleksyon para magkapira sila. Pero yung taga-simba nila, walang pira, di magkapira. Yung pastor lang nagkapira, yan, ginagamit nila ang mga taga-sunod nila. Pwede naman kayo guys magsimba na walang relihiyon. Pwede kayo magdasal na wala kayong kinakaniba ng relihiyon. Mas maganda pa yung ganun. Diretso pa sa langit ang dasal mo. Di ka na kailangan magpagamit dyan sa mga pastor, mga kanawag, di na kailangan magpagamit dyan. Pwede kayong magdasal sa bahay ninyo. Walang mawawala sa inyo kung wala kayong reliyon, walang mawawala sa inyo. Walang mawawala sa inyo kung wala kayong reliyon, walang mawawala sa inyo. May reliyon nga kayo, eh, para naman kayong hinulog sa balon upang lapain na naghihintay sa baba sa balon. Gan. Nandun yung demonyo guys, naghihintay sa baba sa balon. Lalapayin kayo. Parang hinulog kayo kasi. Kayo mga taga-sunod sa mga reliyon dyan, na mali na ang sinasabi sa inyo, parang kayong ano dyan, tinulog sa balon. Naghihintay sa ilalim ng balon na yun, nandun yung demonyo upang
upang lalapain kayo doon sa ilalim ng balon na yun. Yan, pwede kayo guys, pwede kayo magdasal sa bahay ninyo. Mabubuhay kayo guys kahit wala kayong relihiyon, mabubuhay kayo. Hindi na kailangan guys relihiyon para mabuhay kayo, para kanino, hindi na kailangan yan guys. Kasi wala rin kayong mapapala nyo guys, ginagamit lang kayo dyan sa mga relihiyon yan upang linglangin kayo, upang iano kayo sa maling daan, yan, sa maling daan. Huwag na kayong maniwala dyan guys, yan yung mga pag-usapan din guys, kung saan kayo naroon, lagi kayo mag-ingat guys, ingat po, yan.